ba natin? We're talking about airborne diseases. Mm-hmm. Again, inuulit po namin, yung mga babanggiting po namin ni Brother Ian, may mga medical studies. Hindi po namin inimbento itong mga to. We're not gonna mention anything na hindi po napag-aralan. Kaya, at kami po, ang function po namin, mag-share lang po ng info, hindi po mag-imbento. Yan. Yes. Kasi, bawal po sa atin yun. Dapat talaga, we will talk about facts and reality. Kaya, so game. So, ako muna po, medically reviewed by Deborah Witherspoon, Doctor of Philosophy, RN, pare ha. RN, wow. Registered nurse, pare ko ya. Written by Ann Pietrangelo on March 19, 2020. Brad, pakibanggit naman sa kanila yung pinag-aralan ni doctor na to, Dr. Deborah Parekoy. Yan, Doc. Nakasulat dito, Doc. Airborne diseases can spread when people with certain infections cough, sneeze, or talk. Pati pagsasalita, Doc, no? Spewing nasal and throat secretions into the air. Some viruses or bacteria take flight and hang in the air or land on other people or surfaces. When you breathe in airborne pathogenic organisms, they take up residence inside you. Pumapasok sa loob. Doc, you can also pick up germs when you touch a surface. Pag nahawakan, Doc, that harbors them and then touch your own eyes, nose, or mouth. Okay, pare. Cough, sneeze, or even talk. Hmm. Okay. Spewing nasal and throat secretions, pag dumudura, pag naglalabas ka ng sipon, di ba? So lahat ng yon, pwede ka na makahawa ng airborne particles or airborne diseases. Wow. Ito parang ganda ng picture. Oh. Tinanin yung picture yung mama, di ba, humacheng. Mm-hmm. Di ba, hindi natin nakikita yan eh. Pero ito, ginamita ng isang technology. Okay. Na kung saan, grabe pala, Brad. Pag-hatching mo pala, ang tindi. Alam mo, pare, I was reading earlier. Yung topic natin, kaya nga, nasyado na naman ako yung gross research kanina. Mm. Pag umuubo, okay? Pag umuubo, mga 3 to 6 feet, usually, lumilipad yung airborne particles. Pero pag hatching, pare, mga 20 feet, maabot. Wow! Wow. Hindi, ano? Hindi. Kaya umabot hanggang 20 feet pag mga hatching talaga. Now, sabi nga po natin, akala ni Doc dun lang, ito binanggit ni Brother Ian kanino, yung paghawak. Alam mo, Brad, last year, talagang ang daming nag-comply dun sa personal hygiene. Hand wash, tapos alcohol, hand sanitizer, pag-uwi, ligo ka agad. Di ba, pare? Sabi ni Doc, exaggerated, hindi. Mas napaganda nga eh. Kaso, nung tumagal, bumaba kasing bilang, naging complacent. Again, I'm sorry for using the word complacency. Kasi, yun naman talaga po yung nangyari, naging complacent tayo. Dati nga pare, nung unang lumabas tayo, after several months, di ba? May lumikit lang sa'yo, pare, lumalayo ka na eh. Tama. Hindi makalimutan yung pare. Siguro three months after buksan yung mga mall, di ba? Alam ko, 3 months inabot or 4 months eh. Pare, may tumabilang lang sa akin ng konti, dumikit lang, lumayo ako, Brad. Eh. Diba? Kasi, nano tayo noon na na-program tayo na talagang nakakawa ito. Kaso habang tumatagal nga, pare ko, nawala yung fear. Nawala yung fear, diba? Napapahawak na naman tayo kung saan-saan. Ito hindi natin alam eh. Napahawak tayo. Biglang, guwano ka sa ilong mo, sa mata mo, ginanong po. Hawa ka na. Kasi mucosa to eh. Loob ng ilong, loob ng bibig, tapos yung dito sa loob ng talukap ng mata, mucosa yan. Maraming blood vessels yan. Mahawa ka. Yun mo yun, pare. Okay? So, mga brother, ha, ganung kadali po yung pinag-uusapan natin. Okay? Ha? So, again, when you go out, kasi talaga naman pong kailangan magtrabaho, di ba? You need to work eh. Iba talaga kailangan nila magtrabaho na physical talaga, dapat nandun po sila. You have to take all of the possible necessary precautions to avoid contacting the so-called COVID virus. Okay, or COVID-19 should I say. Yan, okay. So, yun po yung isang matinding pakiusap. Now, pare, diretso natin. Yan, Brad, ha? Maraming klase po ng respiratory infection, maraming sizes po na babanggitin po sa inyo ni Brother Ian. Pare, Koy,
Pakibanggit naman sa kanila to, pare. Ito daw, respiratory infections can be transmitted through droplets of different sizes. When the droplet particles are less than 5 to 10, ano ulit yung UM, Doc? Micrometer. Micrometer in diameter. More than 5 to 10 micrometer in diameter, they are referred to as respiratory droplets. But when they are less than 5 micrometer in diameter, they are referred to as droplet nuclei. Yun. Okay, droplet nuclei. So sabi nga natin, pare ko, linawin natin ha. Pag sinabi mong more than 10 micrometer, large droplets, nasanay tayo, yan yung tinatawag natin droplets. Mm. Yung large droplets or respiratory droplets, pare ko. Ito yung pag umubo ka, humaching ka, mga 3 to 6 feet lang ang abot. Yun. Mm. Kasama dun yung COVID-19. Mm-hmm. Okay, ah. Kategorya siya noon. Respiratory droplets. Okay? Pag sinabi namang mga in between 5 to 10, yan yung tinatawag na medium droplets. Pero pag less than 5 micrometer, small droplets yan, or droplet nuclei, eto yung pag umubo ka, humaching ka, pwedeng umabot ng 20 feet, pare. Wow, wow. Yun. Okay, so, tingnan nyo po yung picture, ha? Yun po yung sinasabi natin. Long range yan, pare. Long range yung mga droplet nuclei, mga long range yan. Kung tawagin natin ngayon, airborne particles. Yan. Okay, ha? So, marami siyang mga words, eh. Kaya, para sa, for the benefit of our leaders, pinasimple po ng siyensya. Basta malalaki, ang tawag nila, droplets. Droplets. Okay? Tapos pag maliliit, yung mga long range, airborne particle. Yun. Para nagkaroon ng madaling distinction. Okay? Now, diretso natin, pare ko. Ito na. Again, napakarami pong mga mikrobyo. When I say mikrobyo, microorganisms, okay, that can be spread by droplet transmission. Brother, pakibanggit naman sa kanila yung mga mikrobyong yan, okay? Yan, ito Dok, dami oh. Common cold, diphtheria, fifth disease, influenza, meningitis, mycoplasma, mumps, pertussis, plague, rubella, streptote and scarlet fever or pneumonia. To. Grabe. Yung mga plague natin, di ba? Yung mga bubonic plaque. Sabi natin, bubonic plaque. Okay? So, again, inuulit po natin, ha? Pag mga aerosols, yung mga airborne particles, ha? Yung mga less than 5 micrometer, malayo ang inaabot yan, ha? Usually po talaga, inaabot to ng mga 6 meters or 20 feet. Wow. Pero pag yung mga large droplets, medyo mababa lang ang bagsak niyan, mga 3 to 6 feet. Okay? So, ang daming nakakategorya dito. Oh. Isipin mo buti. Ang daming sakit. Talaga, napakaraming sakit. Konti pa lang yung pinapakita dyan. Konti pa lang yung pinapakita pare. Napakarami. O, ito pare. Ito yung pangmalayuan. Ito pangmalapitan to eh. Inuulit ko po ah. Nakakategorya po sa droplet transmission ang COVID. Maliwanag ha? Nakakategorya po sa droplet transmission ang COVID. Ngayon, meron pa tayong tinatawag na airborne, yung malayuan. Less than 5 micrometer. Okay? So, Brad, banggitin mo naman sa kanila pare ngayon yung mga mikrobyo na airborne ang dating. Ito, Dok, dami din, no? Airborne transmission, at least in some cases, including but not limited. Ibig sabihin, hindi lahat din, Dok, no? Oo! Measles, morbilli virus, chickenpox virus, mycobacterium tuberculosis, influenza virus, enterovirus, norovirus, and less commonly, coronavirus, adenovirus. Ang dami, Dok, puro virus talaga, no? And possibly, respiratory syncytial virus. Virus, RSV, that can cause sipon. Okay, colds. So, sabi ko nga po sa inyo, kasi tinatulong lagi ako, Doc, meron pala tayong mga airborne transmission. Ito yung pangmalayuan. Marami po. At ang isa sa pinaka-iniingat-ingatan natin na very common sa mga Pilipino, ang Mycobacterium tuberculosis, TB. Yes. Yan na, pare, ha? Ini-emphasize ko na po, ha?
pag nagbibiruan nga, colored o black and white. Yun yung biruan lagi namin sa hospital eh. Pag sinabing colored, ito na yung pag dumadahak na may dugo-dugo na pare. At ang iniingatan namin, pare, tingnan mo yung picture sa baba. Yung lungs sa kanan. Wow, wow. May cavitations na, nasisira na. Yun ang ginagawa ng tuberculosis, pare. Sinisira yung lungs natin. Tindi niyan, Brad. Wow. And halos lahat tayo, carriers niyan. Anong bang ibig sabihin nun? May umubo, may humatsyeng, nakikipag-usap ka. Nakikipag-usap ka lang. Pwede mo lang masingot yan. Sumaya ka ng chip, sumaya ka ng kung... pwede mo masingot. Pero magtatago muna yan sa katawan natin, sa mga macrophage natin. Those are part of your white blood cells. Or those are part of your defense. Okay? Sa katawan natin. So, tinatago muna yan sa mga kulani natin. Wow. Pero pare, pag sumobra na yung dami, lalabas na yan and they will go to your lungs. Okay? Hanggang magkaroon ka na ng manifestations ng tuberculosis. But I would like to inform each and everyone, yan yung tinatawag natin great mimic. Ano? Great mimic? Lahat ka, ang galing kasi niya kumopya ng sakit, pare. Wow. Napakagaling kumopya ng sakit ng tuberculosis. Kaya ang tawag niyang great, the great mimic. Okay? But again, alam mo, pare, nagtuturo ako dati sa medisina saka sa nursing. Okay? Sabi ko ang ganyan sa kanila, kasi akala natin, pag sinabi kasing virus, sipon eh. Simple lang nasa utak eh. Sipon, LBM, mga rotavirus, okay? So, ang ating kinila, ang virus, madali. May madali. Pero pare, sabi ko nga sa kanila noon, one of the deadliest is also a virus. What is that? Human immunodeficiency virus that will lead to acquired immunodeficiency syndrome. That's AIDS. Wow. Tapos bigla nga bumanat to. Ito na. Nagkadire-diretso na. Humirit na si SARS. Okay? Coronavirus 1. Yes. Humirit din si MERS-CoV, pare. Middle East Respiratory Syncytial Virus. Respiratory Coronavirus, MERS-CoV. Tapos dumating itong pinakamatindi, pare, si COVID. Yeah. So again, airborne transmission. May iwasan ba natin? Hirap, Brad. Pero yes, we can lessen the transmission. Yun. Okay, we can lessen or even prevent it. If we will take all of the necessary precautions. Maliwanag po. So, yes, inuulit-ulit ko po, ang pinag-uusapan natin sa ngayon, hindi lang droplets eh. Hindi lang COVID, pare. Let's face the reality. Nabukod po sa droplets, meron pa po tayong tinatawag na airborne transmission. Maliwanag po tayo dun, ha? So, Brad, eh, anong magandang panlaban? Yun na, syempre. We're here to talk about ano ba yung magandang panlaban. Okay? Yes, no. So, pare, ipakilala na natin yung panlaban natin. Okay. Eh, by the way, may symptoms nga pala bago yung panlaban. Na-excite, Doc. Na-excite. Natangay ako. Okay. Ito pala. Ito. Siyempre, dapat alam din natin po, Doc, ano bang pwede mangyari? Yan. Eh, nahawa tayo eh. Naging pabaya tayo. Kahit hindi pabaya eh. Talagang minsan, talagang machachambahan ka pa rin. Hindi mo malalaman eh. Okay. O, Brad, bangit yung may mga pwedeng maging manifestations. Basta ito, airborne disease. Okay? Yun. Sige, pare ko. Ito, Doc. Airborne diseases usually result in one or more of the following. Yeah. Inflammation of your nose, throat, sinuses, or lungs. Loss of appetite, coughing, sneezing, congestion, runny nose or throat, swollen glands, headache, body aches, fever, and fatigue. Yun. Pare, airborne to, ha? Uy, Brad, isa-segue ko na rin. Although, i-research ko pa kasi kanina, alam mo na, ang advantage pag ang asawa mo, doktora rin eh, marami rin kayo mapag-uusapan, di ba? Ang speculation nila ngayon, ito daw coronavirus, kasi dati, di ba, mawawalan ka ng panlasa, mawawalan ka ng pang-amoy, ganon pare, kakalagnat ka. Ngayon, Brad, sabi ng iba, although ito, i-research ko pa rin talaga to, para daw sobrang tindi ng pang-amoy at panlasa mo naman ngayon. Balik na, parang nag-exaggerated yung dating, pare. Wow. Baliktad, Brad. Okay? So, but again, I'm gonna read on that. Nabanggit ko lang kasi yun yung pinag-uusapan namin ni Sweetheart kanina. Kaya nga, sabi ko, grabe, iba na yung dating. Iba na naman yung manifestations. Okay? Iba na naman ang simptomas saka senyales nung mga bagong variants, pare. Okay? But again, I'm gonna read on that. Okay? Pero now, sinashare ko lang po sa inyo na talagang iba't iba yung manifestations.
Okay? Tama. So, ingat po tayo. Yun lang po yung sinabi sabihin sa inyo ni Brother Ian. Mag-ingat po tayo. Now, what do we need to do? Ito na. Yun. Yan. Yan na. Let us try to talk about our wonderful product, IProtect 24/7. Okay, ha? Ah. And, pare, ito na yun. Yan. So, namin na. Yan, ha? Ito yun, yan, ha? Pero yan, eh. Although ito talagyan, syempre, ito yung Ener-Chi. Okay, ha? Ah. May gold, saka may black. Ang IProtect, para maliwanagan sila, brother, yung nasa loob po. Okay, ha? Ah. For them to be enlightened, ito po yung IProtect 24/7, the one inside. Okay, yes. Eh? So, pare, magsisimula na tayo ng IProtect. Oh, sa ating mga leaders, ha? Invite. Share. Yes. Usapan na natin to para pare-pares po tayo ng sinasabi when we discuss IProtect 24/7 to our clients and of course loved ones. Okay? And uulitin namin ni Brother Ian, ha? Airborne protection. Yes, to. Airborne, ha? Airborne protection po. Okay. Ito na ho yan. Carrier necklace. Lalagyan pa lang, kota ka na. Surgical stainless steel. Pare ko, pakibasa naman yung advantage nitong necklace natin, pare. Ito, Doc. The flower of life design can be traced back all throughout the history in hundreds of structures, pieces of art, and manuscripts all over the world. It is known for being perfect in form and in proportion and is a symbol of serenity, balance, and harmony. Wow. Pare, walang biro. Kung kayo medyo na-stress, kung wala kayong ginagawa, kunin niyo yung IProtect niyo, like this one, titigan mo. Nakaka-relax yung shapes niya. Oo nga, Dok. Ang galing. Tignan niyo. Walang biro. Mare-relax kayo pag tinignan mo yung shape nito. Okay? It's a symbol of serenity, balance, and harmony. Okay, so, may konti tayong tips sa kanila, pare. Kasi nini-neglect nila, kaila nila, ay, wala, wala ba design yan? Lako, tingnan niyo po, nakaka-relax po yan, okay? Ngayon. Ang galing ng Dok, ha? Parang Dok pala, okay na ako, Dok, eh. Okay, hello. Kasi minsan pag wala akong ginagawa, pag yung medyo stress na ako, medyo titignan ko lang yung, ano, titignan ko lang, nakakabawas ng stress, eh. Okay. Ang galing, Dok. Ang galing. Ang galing, eh. Very relaxing pag tinititigan mo yan, eh. Okay? Now, what else? Ito na po. So, ano ba talaga itong napakagandang IProtect 24/7 na pinag-uusapan natin, Brother Ian? Okay, yes, para so. Sa kanila pong kalaman, ha? Bari Japanese technology. Wow. Brad, 30 years. Wow. Wow. So, hindi ito yung... inimbento lang kahapon, no? Kayo, isang araw lang nilabas na. Hindi ho ganun ang usapan dito. It may look so simple. Let me repeat my words. It may look so simple, but it took them 30 years of research before they came out with this wonderful product. Okay? So, pare, made in USA, triple patent. Wow. Ang patent ito, pare, yun na. US patent, dalawa. Japan patent, isa, tatlo. So, ang tindi, Brad. Talagang pinag-aralan. Okay? Now, game. So, Doc, anong mababanggit natin about IProtect 24/7? Okay. First of its kind, hindi beverage, hindi cosmetic, hindi supplements, hindi telecommunication, hindi service. It falls under a new category called as the Blue Ocean Strategy. Brad Rian, paki-explain sa kanila itong Blue Ocean Strategy na to, pare ko. Ito, Doc. There are two kinds of products in the market. Red Ocean and Blue Ocean. Red Ocean are products that have close similarities to those manufactured by other competitors, hence making it harder to sell. Yon. Blue Ocean Strategy is creating a new market for products that are unique, making competition irrelevant. Wow, galing. Pare ko, yung carrier product natin, yung pinag-usapan natin before, di ba? Hindi ba, pare, no? Oo, isa pang blue ocean yan. Yes. Then, walang katulad pa. Yes, tama, Doc. Yung ibang product natin, C24/7, complete, may mga kalaban tayo, marami. Nagkataon lang talaga, the best of the best, yung food supplements natin. Yeah, tama, Doc. Kaya talagang magandang sales natin, di ba? Kasi gumaganda ang pakiramdam yun, eh. Nakakatulong talaga. Pero ang blue ocean, wala pang kalaban. Wow. Yan ang advantage ng Blue Ocean, pare. Okay? So, ito na yan. Pare ko, eh.
ano to? Mobile antibacterial, antiviral protection. Again, what's the word? Airborne. Yun. Ay, pare. Ito na, para mas maganda, magpapatulong tayo kay boss. Okay. Papatulong tayo. Nakabakpak pa, partida. Okay, sundun si IProtect. Okay. Again, I would like to enlighten each and everyone that we are surrounded by different kinds of microorganisms anywhere you go. Kahit sang lupalob ka ng bahay mo pumunta, may mikrobyo. Even inside the confines of your very own room, there will be microorganisms that will be surrounding you. Yeah. Lalo lang pag lumabas ka, may COVID. Okay. Yun yun eh, no? So, happy to go. Again, airborne to. Bakit po? Linawin natin, Brother Ian. Ha? Naniniwala naman talaga ako, paglabas natin sa bahay, naka-face mask, naka-face shield. Tama daw. Kita ko naman eh. Pero yung iba, para silang nahihirapang huminga, and I cannot blame them, even I. Okay? Yeah. Pero, etong problema ng iba, inilalagay yung face shield sa noo. Mm. At inilalagay yung face mask sa baba. Mm. Eh, ano pang selfie nun? What if in front of you also did the same? Nilagay yung face shield sa noo, yung face mask sa baba, biglang humacheng, hachang, batay tayo dyan! Kahit ang layo-layo niyan, it will travel for 20 feet. Without wow. You noticing it, yung naman nakikita, bumabiyahe yung mga mikrobyo, pare. Eto na, Brad. Yun yung significance ito. Hmm. It will give you a green zone protection. Green zone. I-type natin dito para maganda usapan natin. Type nyo po, green zone protection. Type nyo po, green zone. Okay? Pinapaligiran ka. Sabi na, Doc, airborne protection, green zone protection? Yeah. Of what? Chlorine dioxide. Yan na. Brad, ha? So, again, our dear leaders, i-type nyo po dyan, green zone. Tapos po, i-type nyo rin po, chlorine dioxide. Brother yes. Ian, di ba? Parang sa swimming pool, di ba? Pag naliligo tayo dati, ngayon, tako pa rin, miss ko na yung swimming pool din, ano? di ba, pare? Di ba may chlorine yan? May chlorine yes, ang swimming pool. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, ang daming mga bata, di ba, pare? Ang mga bata can last in the swimming pool for 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. Pag hindi mo yan tinawag, hindi yan aahon. Hindi aahon. Unlike tayo, isa nga, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, ahon eh. Di ba? Sila hindi. Walang ahonan yan. Pare, eto, wala pong biro to ha. Although nakakatawang pakinggan, saan umiihi yung mga bata? Doon din, sa swimming pool. Yun lang, ha? Okay. Yun lang, tama, di ba? No? No? Doon sila ihi. Kaya yun ang significance ng chlorine para patayin yung mga mikrobyo. Yun. Okay, ha? So, what the company or the manufacturer did is, of course, to place it here. Nilagay yung chlorine dioxide dito po sa ating produkto. Okay, yan na. Nandiyan yung chlorine dioxide. Wala, Doc. Para pagpasok ng mga mikrobyo inside your green zone, that is 3 to 6 feet or 1 to 2 meters protecting and surrounding you, they will disintegrate right away. Para yun yun. Magandang protection wow. yun, Brad. Wow. Okay. Pare, ito na. Brad, pakibanggit naman sa kanila itong napakatinding information na to para hindi din makalimutan. You know, wearable technology emits invisible fumes creating yun. 1 to 2 meters. Green zone that disintegrates bacteria and viruses within seconds. Ang bilis do ka, within seconds lang, no? Pare, within seconds, that's why when they enter your green zone, they will disintegrate right away. Thus, will be protecting you against different kinds of bacteria and viruses airborne through airborne transmission. Kasi pare, mahirap talaga yung malapitan. Wala kang facial, wala kang face mask. Ang hirap nun, yung droplets. Kasi isipin mo pare, what if ikaw to, yung katabi mo, mga 1 to 2 feet lang away from you or iba nga, wag naman yung 1 foot, sobrang lapit yun eh. Mga, di ba pag may kausap ka, minsan 2 feet lang? Yes, biglang, sa harapan mo pare, kahit, Brad, yun, ang hirap no, kasi, eto lang yung Brad eh. Pag umubo at ramdaman mo parang may hangin tumama sa mukha mo, yun na yung Brad. Minsan nga, pare, hindi hangin eh, parang, parang basa. May laway ito. Wala na. Once it gets in contact with your nose, mouth, or even the eyes, you can be infected. Yeah. Yun yung difference ng mga droplets pag malapitan.
Okay, kasi hindi mo na may iwasan yun. Sa sobrang lakas nung dating nung mikrobe sa'yo, biglang didikit yun. Hindi mo na may iwasan yun. Unlike ito, pag mga airborne, malalayo kasi. Kaya pagpasok sa green zone mo, hindi na sila makakapag-landing sa'yo kasi nga, mag-landing man yan, patay na. They will disintegrate right away. Tumutulong yun, pare. Ang word na namin po, let me try to clarify, pantulong po. Yes. Okay. Remember, prevention is better than cure. It will be an additional protection for our body. Maliwanag po tayo doon. Now, pare Koy, banggitin pa natin. Yun na. May pruweba ba? Napakarami pong studies. You can Google in the internet about chlorine dioxide gas or even chlorine dioxide fluid or liquid. Okay? And banggitin ko lang, sabi ko nga sa kanila eh, di ba, brother yan, ang pangako natin, may studies. Di ba? Hindi kami mababanggit nung hindi kami mag-iimbento ng kung ano po. Kung ano-ano po. Ito po ay published po noong 2016, March 1. In activation of airborne bacteria and viruses using extremely low concentrations of chlorine dioxide gas. Extremely low ang word natin dito, pare Koy. Okay? So, brother, puro mga Japanese po yung mga scientists na nakikita po nila. Okay? Pakipaksa naman yung pinaka-gist ng kanilang research, pare. Ito, Dok. Taken together, we conclude that ClO2 gas at extremely low concentration can reduce the number of viable microbes floating in the air in a room. These results strongly support the potential use of ClO2 gas at a non-toxic level to reduce infections caused by the inhalation of pathogenic microbes in nursing homes and medical facilities. Wow! Kita niyo po, nursing homes po ito ha. So usually po, pag ganyan, mga elderly po yan. Tama? Yes, though. So definitely, marami mga pathogenic. When you talk about pathogenic, pathological, can cause diseases. Pathogenic microorganisms or microbes. Okay? Parang ginamit nila dito, 0.03 parts per million. So, pati iba, sinasabi, 0.05, 0.03. So, pasok na pasok yung produkto natin. Sabi nga po, Doc, okay, i-clarify natin ang usapan po. Let's try to clarify this issue. Okay? Yan po, let me try to clarify the issue na hindi po empowered consumerism ang gumawa nito, ha? Yes. Iba't ibang studies po ang mababasa niyo sa internet about the efficacy or effectivity of chlorine dioxide in fighting different kinds of microorganisms. Maliwanag po. Okay? Nagkataon lang talaga sa atin, inilagay dito. Okay? So, sabi na, Dok, taga lang. Ito. Ito naman yung studies na naipon po at nakalap po at nagawa po ng ating pong manufacturer that the components of chlorine dioxide are proven effective against the following viruses, bacteria, and so on and so forth. Nandami niyan, pare. Yes. Alam mo, kanina when I was trying to read the research given by the manufacturer to empower consumerism, natutuwa akong basahin yung mga research. Okay? So, sabi ko, ayos! Talaga palang, ang dami nilang napapatay ng mga mikrobyo. Now, dami. So, inuulit po natin. Siyempre, number one, hygiene. Yes, doc. Okay. Kung kayo po'y uubo, ha-ching, cough etiquette naman. Okay? It's either you cover your mouth and nose with your hands, or use a tissue paper, or use a handkerchief. Tapos kung tissue paper po yan, tapon na po dapat diretso po sa basuran o ilagay sa plastic bago itatapon po. Kung handkerchief naman po, put it inside the plastic. Dapat meron ka maninipis sa plastic, itago mo po sa, tapos laba mo kagad pag uwi mo. Pag umubo ka naman sa kamay, using your hand to cover your nose and mouth, hand sanitizer kagad. Okay, hindi po uso ngayon ang shaking of hands, ha? Saka ang yapusan, saka beso-beso, bawal muna po tayo doon. Okay? Dati nga po, di ba pare, last year, di ba sinabi ko sa inyo nung nakita-kita tayo, okay na yung hawak na lang sa dibdib pag may nakita kayo ibang tao. Bagong handshake daw yan, Doc. Eh. Oo. Oh, you're in my heart. Parang gano'n na lang. Okay? Kaysa makipag-beso-beso, makipag-high five, no. You're in my heart. Parang gano'n na lang. Or saludo na lang. Okay? So, yun po yun. Hindi siya disrespectful, ha? We're just trying to prevent the transmission of the so-called COVID. Okay? Yes, Doc. Now, Brad, yun ang magandang usapan. Yes. The protection can last for, ilan pare Koy? One month. Oh, pare. Brad, napakasimple. Amuyin nyo ho. Pag bago po kasi,
Amoy na amoy mo, Brad. Okay? Although hindi siya masangka. But you can smell chlorine dioxide. Okay? Mm-hmm. Pero pag yung... Pag, kasi iba, kinakantahan pa yata ng happy birthday, eh, no? One year, Doc. Ginawa 1 year, eh. Tama namin, ba't ako nahawa? Eh, kinantahan mo ng happy birthday, eh. No? hindi yung ano lang usapan. Mansari lang, Doc. Hindi na, pinapatawa lang namin kay Brother Ian, ha? But again, to be serious with this, okay, 1 month lang po, dapat palitan nyo na ho yan. Yeah, okay, ah, klaro-klaro tayo dun, ha. So, yun po yung IProtect, okay, 24/7. Now, Brad,